Totoo nga ba ang usap-usapan na ang ahas na ito ay sobrang makamandag? 8 oras lang daw ang itatagal ng isang tao kapag nakagat nito. Ito ang kilalang walo-walo o banded sea snake. Ang salitang walo-walo ay maaring mula sa salitang Cebuano o Bisaya na walo, na ang ibig sabihin ay 8, nakapareho din sa salitang Tagalog. Binansagan itong walo-walo dahil marami ang naniniwala na ang mga nakakagat nito ay hanggang 8 hours lamang ang inabot at tuluyang nabawian ng buhay. Totoo nga ba ang paniniwalang ito o sabi-sabi lamang? Tara at alamin po natin ang katotohanan. Ang banded sea snake ay isang uri nga ng ahas. Ito ay makikita sa dagat at sa lupa na malapit sa baybayin. Ang katotohanan niyan ay walang hasang at hindi nakakahinga sa tubig ang nilalang na ito. Pero kaya nitong magtagal sa ilalim ng tubig ng 2 oras. Madalas itong nagtatago sa mga coral reefs para maghunting ng kanyang kakainin na isda o di kaya mga eel. Ang mga ito kasi ang paboritong pagkain ng naturang nilalang. Lumalangoy ang walo-walo ng mabilis sa tubig at mas malinaw ang mata nito kumpara sa lupa. Kaya nitong lumangoy ng paatras sa parehong bilis sa paglangoy ng pasulong. Maraming walo-walo sa mga karagatan at sa mga baybayin ng Pilipinas. Pero totoo ba talagang dapat katakutan ang nilalang na ito? Narito po ang katotohanan. Ang walo-walo ay talagang dapat iwasan dahil ito ay 10 times na makamandag kumpara sa isang rattlesnake. Ito ay ayon sa morexresorts.com. At totoo ngang aabutin lamang ng 8 oras ang biktima nito kapag hindi agad nabigyan ng lunas. Ang katotohanan niyan, hindi masyadong mararamdaman ang kagat nito. Hindi ito masakit, pero pagkalipas ng ilang minuto ay mararamdaman na agad ang sintomas ng lason tulad ng pagkahilo at paralysis. Well, ano ba ang dapat gawin kapag nakagat ng walo-walo? Pinakamabilis na dapat gawin ay talian agad ang bahagi kung saan malapit ang kagat para hindi agad-agad nakakalat ang lason. At kinakailangang dalhin agad sa ospital ang biktima ng mabilisan para mabigyan agad ito ng medical attention o di kaya anti-venom. Ang katotohanan po niyan, hindi naman agresibo ang ahas na ito. Kapag nakikita mo ito sa dagat o sa lupa, ay hindi naman agad-agad itong sumasalakay. Nangangagat at nanunuklaw lamang ito kapag gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Halimbawa, kapag binato o hinampas mo ito, ay siguradong tutuklawin ka talaga. Pero kapag payapa ka lang lumalangoy o naglalakad, ay siguradong hindi ka rin kakagatin nito. Ayon sa pag-aaral ng eMedicine Health, 3% lamang ang pumanaw dahil sa kagat nito. Madalas na nakakagat nito ay ang mga mangingisda na aksidenteng napakan ang walo-walo. O di kaya ito ay nahulin nila sa lambat tapos sila ay natuklaw nang ito ay tanggalin na sa lambat. Mas nakakatakot sa lupa ang walo-walo dahil malabo ang kanilang mata rito kumpara sa tubig. Kaya maaring mapagkamalan nitong inaatake mo siya kahit hindi naman at ikaw ay kagatin. Nakakita ka na ba ng walo-walo? #yes or #no? Please comment down below.